disciple you would be. Leave the past behind, seek and you will find all you're called to be. If anyone would come and follow me, know the truth will make you free. Give and you receive, trust me and be. Mga kapatid, Shema! Makinig, magnilay, at magsalo tayo sa banal na salita ng Diyos. Ano-ano kaya ang mga qualifications para maging isang alagad ng ating Panginoon? Kung tayo kaya ay nabubuhay sa panahong yaon at mag-a-apply sa Panginoong Jesus, tatanggapin niya kaya tayo? Ngayon po ay ating pakinggan ang banal na salita ng Diyos para sa 23rd linggo ng karaniwang panahon. Panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang ayaw magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat na makakakita niyon. Sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung ang 10,000 kawal niya ay may isa sa gupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaari maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay." Ang atin pong ebanghelyo ngayon ay nakatuon sa kung papaano maging isang mabuting alagad sa paningin ng Diyos. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ang lahat sa kanyang buhay. Medyo mabigat po pala ang hinihingi ng ating Panginoon para makapasa tayo bilang isang mabuting alagad o lingkod niya. Kailangan mo ng isang matinding paghahanda. Paghahanda hindi lamang sa physical na aspeto, kundi psychological at spiritual na rin. Kung matatandaan natin, mismong si San Lucas na isa sa mga sumulat ng Ebanghelyo ay dumanas din ng matinding pag-uusig. Si San Lorenzo Ruiz at marami pang mga santo ay dumanas din ito. Karamihan sa kanila ay itinakwil ang kanilang mga sarili at kani-kanilang pamilya para sa paglilingkod. Karamihan din sa kanila ay nakaranas ng mga pag-uusig galing sa kanilang mga kapwa. Sa ating paglilingkod, nangyayari din na minsan, maging ang mga mahahalagang tao sa buhay natin ay nagiging hadlang din at balakid sa ating mga gawain. At kung minsan nga, may mga dumarating na di inaasahang pangyayari sa ating buhay. 1981 po nang kami mag-isang dibdib at mamuhay bilang isang ordinaryong mag-asawa na walang ibang gawain kundi ang maghanap buhay, mag-alaga ng mga anak, at magsimba tuwing araw ng Linggo. Hanggang tumigil na sa pagiging empleyado at nagtayo ng sariling negosyo sa aming tahanan, ang pag-imprenta noong 1989. Sa tulong ng Diyos na paunlad namin ito. No
Noon pong 1996, naimbitahan kami sa Mater Dei Marriage Encounter Community. Ito po ay isang transparochial community ng mga mag-asawa. Dito po kami lumago sa aming buhay, pananampalataya. Naging aktibo kaming member ng community. Nag-training kami at naging bahagi ng music ministry. Kalaunan bilang speakers na rin sa mga seminars. Binalansi po namin ang aming oras sa hanap buhay, pamilya, at paglilingkod. Natutunan namin gawing number one priority ang paglilingkod sa Diyos at sa aming community kaysa sa hanap buhay. Kasabay ng buong pagtitiwala at paghahabili ng aming mga anak sa tuwing kami may mga weekend na gagawin at medyo malayo. Tatlo po ang mga anak namin noon at sila po'y inahahabili namin sa aming mga kamag-anak na kasama sa bahay. Lumaki sila at nagkaisip na nakasanayan na ang aming paglilingkod. 2001 na magsimula na din kami maglingkod sa parokya ng San Pedro Bautista. Sa pamamagitan ng pagpasok sa Prex Batch 8, kung saan naging bahagi kami ng Prex Execom. Speaker at naging Prex Chair Couple mula 2005 hanggang 2010. Habang naging bahagi din kami ng koro ng Divine Mercy Apostolate na umaawi tuwing Miyerkules at Sabado. Ito po pala ang naging paghahanda na ibinigay sa aming mag-asawa ng ating Panginoon. Paghahanda upang subukin ang katatagan ng aming pananampalataya at paglilingkod. Dumating po ang panahong bumagsak ang aming negosyo. 2008, nababankrupt po ito. Napakabigat po sa aspetong pinansyal dahil graduating na sa kolehiyo ang aking pangatlong anak at nag-aaral na rin ang aming bunso. Kinailangan namin maghigpit ng sinturon upang mapagkasya at makaraos sa pang-araw-araw. Kinailangan din namin ilipat sa public school ang aming bunsong anak dahil hindi na sapat ang aming kinikita. Hindi po kami tumigil sa paglilingkod at nagpatuloy pa rin sa aming ginagawa sa awa ng Panginoon na nalagpasan po namin ito. Sadyang sinusubok po talaga ang aming paglilingkod. Dahil noong May 5, 2013, ako po ay aksidenteng nahulog sa hagdan na may taas na 5 talampakan. Nabali po ang aking kanang kamay at nagkalamat po ang aking kanang tagiliran at hita. Kinakailangan samentuhin ang nabali kong kamay at ipahinga ang aking kanang hita ng 12 linggo upang magkalaman. Tumanggi po ako na magpa-opera at magpalagay ng bakal dahil po sa kakapusan sa pera at sa takot na din na aking nararamdaman. Inuukol ko po ang aking 12 linggo sa pagninilay-nilay at walang sawang pananalangin. Makalipas ang 3 buwan, pinayagan na po akong umupo, ngunit kailangan kong gumamit ng wheelchair habang nagte-therapy. Habang naka-wheelchair, nagsimula na din po akong umawit sa mga misa at prayer gathering. Buwan ng October, November, ako po'y nakasaklay na bilang paghahanda sa muli kong paglakad. At sa awa ng ating Panginoon, pananampalataya at determinasyon, ako po ay nakalakad muli bago magpasko. Ang paglilingkod sa makabagong panahon ngayon ay di naman kinakailangan maging miserable ang buhay para lang maging isang mabuting lingkod. Ngunit ay mahal ng ating Panginoon. Hindi niya kailanman pababayaan ang taong nagtitiwala at nakikibahagi sa kanyang mga gawain sa mundong ito. Maliit man ito o malaki, lahat ito'y pinahahalagahan ng Panginoon. Maging sa paggawa ng tama at mali, kung minsan, mas madali gawin ang mali kaysa sa tama. At ito ang krus natin sa ating paglilingkod. Gawin ang tama kahit mahirap, pero may halong pagsasakripisyo at nangangailangan talaga ng iba yung pananampalataya na kasama natin ng Diyos upang di masayang ang lahat ng gagawin para sa paglilingkod. Itinalaga ko na po ang buhay naming mag-asawa sa paglilingkod.
hanggang may natitira pa pong lakas at anuman ang iba pa naming mga pagdaraanan. At sana kayo rin po ay magkakaroon ng lakas loob na maglingkod sa Panginoon kahit gaano man kahirap ang iyong mararanasan. Ika nga, kapit lang po, patuloy tayong maglilingkod for the glory of God. Ngayon po ay samahan ninyo ako sa isang maikling panalangin. Mapagmahal na Diyos, pinupuri't pinasasalamatan ka namin sa pagbibigay mo ng pagkakataon na makapaglingkod sa iyo. Patuloy mo kaming patnubayan at gabayan na manatiling ilaw para sa aming kapwa. Amen. Mga kapatid, napagnilayan na po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Ako po ay si Maylin Pineda na taga Valenzuela at naglilingkod bilang speaker sa mga growth seminars at member ng Divine Mercy Choir ng San Pedro Bautista Parish sa Quezon City. Na muling nag-aanyaya sa inyo na huwag tayong manatiling nakikinig lamang sa mga salita ng Diyos. Bagkus, isabuhay natin ito at ibahagi sa ating kapwa. To every town and village and valley.